Naiwas sakit na nawagan naman ng Philippine Heart Association sa mga magulang na pabauna ng masustansyang pagkain ang mga anak ngayong balik na sa face-to-face classes. Base sa mga pag-aaral, posibleng magkaroon ng sakit sa puso kapag tumanda ang mga bata kundi mapigilan ang paglobo ng kanilang mga katawan. Yan ang Headline Pilipinas ni Jasmine Romero. Hanggat makakaya, pinapakain ni Myra ng masusustansyang pagkain ang kanyang mga anak. Pero pagdating sa baon tulad ng maraming mga magulang, karaniway matatamis at matataba na ang naipapabaon sa anak. Ang pangkaraniwan kong pinapabaon sa mga anak ko tuwing pumapasok sa school, biskuit or tsaka yung drinks choco. Minsan po kasi para hindi na din hassle pagka ano sa umaga, lalo na po pag pang umaga yung pasok ng mga bata. Kulang din sa budget. Ayon sa Philippine Heart Association, ito na ang panahon para gawing mas masustansya ang pinapabaon sa mga bata para maiwasan ang sakit sa puso pag sila'y tumanda na. Base kasi sa pag-aaral, tumataas na ang bilang ng mga batang mataba o obese. Pag wala po raw tayong gagawin dito, it is projected that by the year 2030, baka 30% of Filipino adolescents are overweight and obese na. At kung hindi maaagapan, ay pwedeng pagmulan ng sakit sa puso at diabetes kalaunan. Ang youngest patient ko na nakita is around 24-year-old female. Hindi lang nalaman na may diabetes siya during that time na nagkaroon siya ng chest pain. Ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute na siyang gumawa ng pag-aaral, ang dahilan kung bakit mas marami ng bumibigat na bata. Marami po kasing sa mga bata ngayon, puro gadget na, halos hindi na po sila gumagalaw, nakaupo na lang, wala na silang physical activity. Kaya, ngayong face-to-face na ang pasok ng karamihan sa mga estudyante, payo ng eksperto, pabaunan ang mga anak ng masusustansyang pagkain. At para hindi mahirapan sa pagpapabaon o pagpapakain ng anak, sundin ang pinggang Pinoy o ang pagpapabaon o pagkain sa mga bata na may Go, Grow at Glow Foods o prutas, gulay, protina at carbohydrates. Kasama na rin dito ang pagpapainom ng maraming tubig. Meron din dito mga tips at sample meal plans para magabayan ang mga magulang sa paghahanda ng pagkain para sa mga anak. Makikita ito sa website ng DOST-FNRI. Para maenganyo rin ang mga batang kainin ang kanilang mga baon, isama sila sa meal planning. You give konting information sa bata. Alam mo ba anak, this is rich in calcium. Pwede mo yung ipagmalaki sa mga classmates mo. At minsan, lagyan ang baon ng personal touch. Put a note, I love you anak, happy lunch, no? So parang may personal touch ka pa din, no? Mas ma-encourage psychologically ng bata na, ay, mahal ako ni mami talaga. Tapos very nutritious pa yung pinakain niya sa akin. Pagkamat hamon lagi ang budget, may mga diskarteng pwedeng gawin ang mga magulang. Pwede naman natin strip down, kunyari yung fish, no? Himayin natin yan, gawin natin omelet, o kaya yung tira kagabi, igisa natin, gawin natin sweet and sour. Wala naman daw problema kung paminsan-minsan magpabaon ng magulang mga treats, pero samahan lamang ito ng prutas at gulay. Umaasa ang mga eksperto sa pagpapabaon ng masusustansyang pagkain at samahan pa ng exercise ay lalaki ang mga batang Pinoy ng malusog at malayo sa sakit. Jasmine Romero, ABS-CBN News.